guys! Mayong gabi sa tanan! Naanapod ko diri sa Lahati City. So, mag 8 euro grocery na pod ko. Para na amin stock sa balay. Kasi baka matagal-tagal ako bago makapunta ulit dito. Kasi nga, sobrang busy ng aking schedule. So, tingnan natin today. Anong mabibili natin dito sa 8 euro. Nasa pila na ako, guys. So, yan ang mga tao na andito ngayon sa pila. Actually, merong bus stop dito, guys. And it's so good na merong bus stop kasi kapag umulan, mga ayaw maulanan, at least, di ba, merong shed doon. Pero hintayin lang natin, konting ano na lang, oras. Is nag-open na yung place kung saan tayo makakabili ng 8 euros na pagkain or yung Haviki Ruoka dito sa Finland. Kahit malamig guys, marami pa rin nagpupunta kasi nga napakasayang naman ng 8 euros kung papalagpasin mo to sa isang linggo. Actually, open siya ng 6 times sa week from Mondays through Saturdays. So, pag weekdays lang siya open ng 5 o'clock ng hapon. Pag Saturday naman, open siya ng 3 o'clock ng hapon. Tapos napakasayang kung hindi ka makakapunta dito, malay mo on that day na pumunta ka, marami silang pagkain na na-miss mo, di ba? Napakasayang. So, bago pa mag-start yung aking trabaho, guys, is, susulitin ko na muna to. Kasi, naka-day off ako ngayon. Pag nag-start yung akong trabaho, puro ako panghapon. So, gabi na ako makaka-uwi. So, hindi ko na ito makupuntahan. Pero kung meron akong day off ng weekend, yun, makakapunta kami ng Saturday. Pero hindi talaga ako pumupunta dito ng everyday kasi nga saan ko naman isustore yung mga pagkain guys, pahingi nga ng ng freezer guys, yung malaki-laking freezer, tapos pahingi na rin ng pambayad ng kuryente siyang hingiin na hindi, kasi guys, malaki kasi yung space na kakainin ng freezer dun sa bahay namin, tapos meron naman na kaming freezer, so it's okay, so kung ano lang ang meron doon, yun na yung pagkakasyahin namin. Tsaka, mas malaki kasi, it will take a lot of space. Tapos, malalagdagan yung mga babayarin namin sa kuryente. And, we are trying to make tipid sa aming kuryente, guys. Kaya nga doon ako nagluluto sa aming fire stove, di ba? Para mga makatipidin kami sa kuryente, guys, sa pagluluto. Kasi, pag nagluto, guys, yung gagamitin dito is electricity pa rin. Andun naman si Annika and Nico guys sa other side. Dun sila nakapark para malapit lang. Hindi na sila sasama sa akin. Kasi nga, isang tao lang ang pwedeng pumasok din sa loob. Para hindi rin sila lamigin. Kaya andun sila. Pero hindi naman masyadong malamig ngayon. Actually, nag plus degree na ulit dito sa amin. Plus one na ulit. Pero kailangan na naka proper clothing. Kasi nga, hindi na siya gaya noong autumn. So, yan na guys. Magsa-start na yung queue. So, mag-open na nga yung door, guys. Kaya, nag-move na yung mga tao din doon sa harap banda. Yung mga andun sa harap, guys, yun yung mga nauna dito sa pila na. Yan, open na yung door, guys. So, papasok na tayo. Buti na lang at hindi sila late ngayon na nag-open. Kasi usually kapag, weekdays, meron silang mga araw na late silang mag-open. Kasi nga yung mga delivery sa kanila is late din dumadating. But thank goodness, now it's open. Alala ko si Julie sa mga guys, or yung mga lalagyan ng bulaklak na yan. Kasi diba dun sa main bin niya, nakukuha niya lang yan doon kay Lolo B. Yung mga lalagyan ng bulaklak. Bakit yan siya na plastic na wala siyang butas? Yun yung ginagamit sa mga store para lalagyan ng bulaklak pang display. Grabe guys, sobrang daming tao dito ngayon. Ay sobrang dami din talaga ang bumibili talaga dito sa Haviki Ruoka na to. Guys, sobrang dami. Tatlong bag. Isa, dalawa. Tapos ito pa. Ito pa guys, tatlong bag yung nabili ko lahat ngayon. Sobrang dami talaga. Sobrang kapal ng snow dito guys, oh. Pero di baling makapal ang snow. Sobrang dami kong pagkain guys. Yan oh. Konti lang yung tinapay na kinuha ko. Pero makikita nyo mamaya, guys. Ano-ano yung mga pinamili ko doon for worth 8 euros.
Sobrang dami, guys. As in, nakakatuwa. So hinihintay ko lang si Nico and Annika kasi umikot pa sila. Bawal kasi umikot dito, guys. So doon sila sa unahan nag-U-turn. So papunta na sila dito. Hindi na ako tumawig doon kasi madulas saka sobrang bigat nito. Kaya hintayin ko na lang sila. So andito na si Nico. Yun nga, guys. Kararating lang namin ng bahay and kakalagay lang din ni Nico ng apoy doon sa aming pugon. Whew, guys. Napagod ako. Hiningal ako. Sobrang dami ba naman na nakuha namin na pagkain doon. Hindi kayo maniniwala na for just 8 euros itong lahat ng to, guys. Tatlong bags. 3 bags of goods. Hindi man puno. Pero hindi ko na talaga siya kayang bitbitin. Kasi sobrang ang bibigat. Isa-isahin natin, guys, lahat ng pagkain. Don't like to say this, but I like you. Don't want to admit it. Got me acting so foolish, got me looking so stupid. So embarrassed I can't get you off my mind. Got me feeling so foolish, and I'm out of excuses. Hate it all, I wanna call you mine. Now I'm making wishes at 11:11. Praying that you're still looking my direction. I get high on your attention. Trying to play cool but I can have the obsession. What's it gonna take for me to learn my lesson? I get high on your attention. Yan daw ang gusto ni Annika, guys. Okay, sige, halakunin muna, Dai. Ito kasi ang gusto niya. Okay. Sige. Hindi na talaga siya mapigilan. Basta may makita talaga yan siya na berries, kukuha na talaga yan siya agad-agad. So, hugasan ko lang to, guys, para makuha na ni Annika. Makain niya na agad-agad. So, ito, guys, raspberry ito. Galing din ito doon sa Javi Kiruaka. Can you imagine? I don't know what's wrong with this. Ah, kasi may yung ibang ano niya is nalamog na siya. Kaya no. Kaya hindi na siya ibibenta. Hey, let's wash this one first. Let's wash first. So yan na, guys. Nahugasan ko na yung raspberry ni Annika. Ito siya. Marami doon. Kaso lang, isa lang ang nakuha ko. Kasi yung nauna sa akin, marami yung kanyang kinuha na ganito. And yung mga natira is meron na talaga siyang mga mold sa loob. So, hindi ko na kinuha. So, ito lang ang kinuha ko, isa. Pero, ito siya. Hinugasan ko na and ready to eat na ito ni Annika. Kasi hindi na talaga siya makapaghintay. Basta talaga berries, guys. Yan talaga yung favorite niya. Marami pa rin nagsabi sa inyo na Annika is so thin. Kasi matangkad siya. But she is not underweight, she is not overweight. And kapag kumakain ka talaga ng napakaraming fruits, lalo na itong berries, guys, hindi ka talaga tataba ng tataba. And we always eat light food at home. Ako lang naman na mataba sa bahay namin kasi nga hormones. Niraso ng hormones. Pero guys, isa-isahin na natin to lahat ng pagkain na nakuha namin dito. And lahat ng nabili namin pala doon sa 8 euro. Ma-amaze kayo. Sobrang dami. As in, nakakatuwa. So, simulan natin dito na side, guys. Kasi si Annika busy doon. Si Annika na kumukuha ng kanyang berries. So, dito natin simulan, guys. So, kumuha ko doon ng kamatis. Actually, mga kamatis na nakuha ko last time, nilagay ko siya diretso sa freezer. Kasi yung kamatis, pwede mo siyang store directly sa freezer. After mo na hugasan, lagay mo lang siya diretso sa freezer. Andoon yung ibang kamatis sa freezer na. So, ito is tinapon na siya sa Javi Kiruaka. As you can see, kasi merong isang piraso na parang nasira na siya. Yan, oh. Yan. Kaya siya tinapon doon. Tapos, ito din naman, itong kamatis na to, guys. Ito is cherry tomatoes, mixed cherry tomatoes. Meron nang ilang piraso na nasira na rin siya sa loob ng box. Ayan o, nasira na si Auntie Green.
Tapos guys, yung isa dito, ayan o, nasira na siya. Kaya na siya nasa Havikiruaka or waste food dito sa Finland. Kasi nga, this will not pass to their quality control. So, sa isang packet, may isa or dalawa or ilang piraso lang nasira. Wala na. Diretso na yan siya sa basurahan. So, it's good na nilalagay nila doon sa Havikiruaka kung saan pwede namin bilihin. And kasama na siya doon sa mga 8 euro na pwede mong pagpilian. So, marami akong nakuha doon na Vini Rupale or itong grapes. Actually, itong isang box ng grapes na to, nasa loob ito ng supot. Yung supot niya is andito. Ito. Diyan ito nilagay yung patatas kasi wala akong lalagyan ng patatas, guys. So, tinanggal ko lang yung supot. Nakapack siya sa supot, guys, kasi natanggal na yung kanyang cover. Nung kinuha ko ito doon, sabi nung nagyaya ko or nung nagdi-distribute ng mga pagkain na ano daw, natanggal lang daw yung cover. Kaya nilagyan nila ng cellophane. Pero it's still good. Tingnan nyo naman yan, guys. Nico, are you going to eat this or no? Yeah. Yeah, this is Nico's favorite. Ang dami naming grapes, guys. Sobrang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 packs of grapes. Tapos may mga nag-comment pala sa inyo na yung grapes dyan sa atin sa Philippines is sobrang mahal. I know, it's very mahal talaga. Kahit pa noon, mahal naman talaga ang grapes. Kasi nga, nung maliliit kami, guys, nakakain man kami ng grapes. Siguro pag New Year lang, kapag kaya ng budget ni Mama na bumili ng mga bilog-bilog sa New Year, di ba? Pero ito, galing ito sa 8 euro and this is just so amazing. Sobrang daming grapes, magsasawa kami. So marami ito guys. So ang iba nito is mabibigay ko siguro doon sa kapitbahay kung hindi ito maubos ni Nico and Anika. I don't know. Pero ito guys, itong ibang boxes, ito di ba natanggal yung kanyang supot. Yung ibang packs naman guys, meron ng ilang piraso na sira. Kaya nakaready na yung aking bio-waste doon. Kasi nga, tatanggalin ko yan, tapos huhugasan ko. And yung sira na isang piraso, diretso na yan doon sa basurahan sa aming bio-waste. Dilalagay natin doon sa ating bio-waste container. Yung sa ating compostory, sa ating composter, di ba? Kayo ang may bigay ng aming composter. Maraming salamat. And meron din akong nabili doon guys na itong broccoli. Baby broccoli ito guys. Ayan o. Hindi ko alam bakit siya andun sa Havikiruaka. Siguro kasi naluma na siya. Baka may expiration date din ito. Yatis maning broccolihan ha. Kung may expiration date. Wala man guys. Ay siguro kay na ano lang siya. Ayan o. Kita niyo ba, warag na damage lang siya konti ba? Murag maura man eh, hang daot. Wala nang dito kinakitang lain. Maura na siya guys, so kita niyo. Yan, o yan. O, yan lang yung parang sira niya. Kaya na siya andun sa Havikiruaka. Guys, ubos na ni Anika yung raspberries. Tanong ko siya, anong gusto niyang sunod? So, ang gusto niyang sunod is blueberries daw. Yan guys, so nakakuha ako doon ng 4 na malalaking boxes ng blueberries. Tapos, 2 maliliit na blueberries. So, maghuhugas na ako ng isa nito guys. Kasi so, yan na, nahugasan ko na yung isang box ng blueberries guys. So, yan, wala pa man siyang sira talaga. I really don't understand bakit siya tinapon doon sa Havikiruaka. Or napunta na siya sa Havikiruaka. Ang tamis, crunchy pa. Yan. Ano yung nakuha ko guys? 4 na boxes na malalaki, tapos 2 maliit. So, ito na yung isang box na malaki. Ano yung imagine, maubos din, Anika. Tingnan nyo maya-maya. Balikan natin, isa lang ang kinuha ko. Tapos 2 piraso lang ang tinapon ko pala kasi parang nalamog siya. So, si Anika ang kakain yan. Tapos dito guys, may mga different kinds of fruit crops and lamas ako dito na kinuha. Ito is sweet. Ito, right? This is sweet in English. Lanto. Yo. Sa Finnish, guys, lanto. Seon parsnip. Taon parsnip. E matiremika seon suameksi. I can't remember what is it. Ito, guys, is lanto. Pwede ito siyang gawing soup or
i-grill. Pero meron akong plano para dito. And meron din akong nakuha doon na mga sibuyas. Apat ito na piraso yata ng sibuyas. O apat na piraso ng sibuyas. Tapos may beetroot. May plano ako sa beetroot, guys. Ilalagay ko to sa juice. Kasi pwede naman i-juice ang beetroot. Actually, Nico likes beetroot, right? May kataon si Wamexi. What is this in Finnish? Puna Yuri. Ah, Puna Yuri. Yeah. You likes Puna Yuri, right? Yeah, sure. Yeah. Puna Yuri in Finnish, guys. Puna is Puna Yuri because it's red. Yuri, it's a root. Yuri is root. So, Puna Yuri. In Finnish, guys, ang red is punainen. But this is a red root crop. So, beetroot, Puna Yuri. Yan. So, meron akong Puna Yuri. Tapos, merong parsnips, guys. Ito ka, pamilya siya ng carrots. Itong parsnips. Kumuha ako nito kasi meron akong gagawin dyan. Tapos, meron din akong carrots. Yung anti-carrots natin is ganito na yung kanyang itsura. Nag-discolor na talaga yung kanyang skin. But it's okay. We can still use this sa ating pagluluto. And it will go a long, long way. I will show you how I will use it. Maybe tomorrow yan yung unang titirahin ko. Or maybe tonight kung meron pa akong oras. Tapos meron din mga paprika, guys. So I'm planning sa paprika na i-dry ito. Kasi wala pala akong paprika na powder. So pwede naman akong gumawa ng own paprika powder ko, guys. So pwede ko siyang i-dry kasi meron naman akong dehydrator. Tapos ipa-powderized siya. So ang gagawin ko siguro muna is i-dry ko muna siya. Tapos i-seal ko siya sa isang bag or sa isang container. Tapos kapag nakabili na ako ng machine for grinding the spices, pwede ko na siyang i-grind. Pero ito siya, guys, hindi na siya ganun kagandahan. But I think it can still be used. Tama ba yung English ko? But, pero nga, yun nga, pwede pa naman siyang magamit. Hindi ko talaga maintindihan talaga na pwede pa naman siyang magamit. Pero dito kasi talaga ganun na natapon na talaga. Tapos nakakuha din ako ng beans doon, guys. Ayan, oh. Yan, may nakuha din akong beans, diba? Aray. Yan. So, isang bag yan ng beans. Actually, pwede ko yung gawing stir fry na naman ulit. Sige, lang kita ng stir fry, guys. Kasi yun lang kasi talaga yung pinakamadaling luto or steam lang siya, diba? Tapos, meat. Let's see, anong magagawa dyan? Hindi ko pa alam. Suggest me, guys. Please give me a suggestion. Anong mga pwedeng luto dyan sa beans na yan. Tapos, meron din akong kinuha doon na patatas. Alam nyo ba na last year, yung mga sumusunod talaga sa channel ko, you know that we have been gardening. But the thing is, sobrang busy namin. Hindi na namin maalagaan yung garden. And lumipat nga kami ng bahay. Kaya naiwan na doon sa garden. Yung mga patatas, guys, na snow na lang. Nag-snow na lang, guys. Hindi pa namin sila nahukay. Kahit yung mga andyan sa yard namin, guys, hindi pa namin nahukay. But it's okay. They can still stay there. Tutubo pa yon hanggang next year. Patutubuin na lang namin yun. Hayaan na lang namin sila sa lupa. Kasi matigas na rin ang lupa ngayon, guys. Kasi nga, nag-frozen na dito sa amin. So, kumuha ako doon ng ilang piraso ng patatas. O, diba? Kompleto, may patatas na tayo, may sibuyas, may paprika, may carrots. Unsa man na, kaldereta? Asa man ito mga karni ani? Awarag na pa ko'y karni din sa freezer, guys. Pwede pa ito makahimog kaldereta. Of course, dili gyud na kalimtan ang auntie na daotog na wong. Si auntie saging na daotog na wong, labi na ang saging na sobra kahinog. Yung pima pala, or yung buttermilk, andun pa sa fridge ko. So, gagawa din ako ng banana bread or banana cake na gamit ang milk product or yung buttermilk. Kasi sayang ito, guys. Tapos, ito talaga, kumuha ako nito. Kasi, gusto ko rin kumain talaga ng saging. Hindi na talaga ako bumibili ng saging sa store, guys. Kasi dun talaga ako sa 8 euro kumukuha na lang ng saging. Tingnan niyo si Annika.
Tapos dito guys, meron akong kinuha na mga pies. So of course, ito yung mauuna today. Ito yung mauuna sa aming dinner. Ito pie din ito. Para sa breakfast siguro. Tapos, siguro gagawa na naman ako ng juice. I don't know. Tapos meron din mga tinapay. Hindi ako kumuha ng sobrang daming tinapay guys. Kasi sobrang dami pa naming tinapay sa aming freezer. So, ilang tinapay lang ang kinuha ko. Dalawang dark bread kasi sobrang dami pa naming dark bread. Tapos, yung light bread namin na kinakain ni Anika, ito ang kinuha ko. Kasi wala na kami masyadong light bread. So, mas marami yung aming Ruiz Lepa ngayon or yung aming dark na bread or yung rye bread. Yung rye, guys, is R-Y-E, rye. Hindi ko alam ano, trigo man siguro yan siya guys sa atin sa Philippines. Hindi ko alam kung trigo ba yun. Basta rye. Rye or Ruiz. Ruiz Lepa. Si Ruiz na kachismis ni Anting. Ay, si Ruiz. Basta Ruiz guys in Finnish pero sa English it's rye. So this is Ruiz Lepa or rye bread. Tapos, meron ding dalawang yogurt. Tapos, meron din akong nakuha doon, guys, na... ano ba ito? Pasta kastike. Sa pasta sauce. Hala, kompleto na dyan. Pwede na gigawin yung mga kalderita ba? Karni na lang yun ang kulang. Wag na pa mga ko dito yung karnis freezer. Wag na pa yun, guys. Wag na kaya mga karni dito. Wag na pa yun siguro itong mga himitabo, no? Nanatay sauce. Naapagay... carrots. Pero nagi ko yung laing gamitan anang carrots, guys. Di lang siguro ko mang kalderita. Sa sunod na lang. Balik ta ring dapita, guys. So, guys, ito meron din ako nakuha na Rua Kakerma. Ito, Rua Kakerma. And mag-expire siya on April 4, 2024. So, next year pa. Kaso lang, guys, nung may bumili, tapos naglipat siguro sila ng mga stocks, nahulog si Auntie Kerma. Yung Kerma sa Finnish, guys, is ano, cream. Food cream ito. Food cream. So, lactositon, it's lactose free. This is good for Nico. You can have this. This is lactose free. And ruwaka. What is ruwaka in English? Food. So, kasvi rasva sekoite. So, it's a vegetable mixed. Ito, is it? Is it vegetable mixed? Ano ba mga ingredients nito? Lactose, 7% fat. I think this is plant-based. Pima, hindi. Hindi siya plant-based, guys. But this is for vegetable siguro na lactose-free vegetable bisk. Ano man to? Meron siyang vegetable fat mixed. Ayan o. So, maganda is siguro ito para sa vegetables. Nalalagyan mo siya ng ano, cream. Ayan o, nasira na kasi yung ano niya guys. Kaya hindi na siya ibibenta sa store. Pero next year pa siya mag-expire. Ganun talaga ang buhay. Pagsiraan na. Wala na. Tapos nakakuha din ako doon ng Kuoho Kerma or food cream din ito, guys. Actually, meron akong idea paano ko itong gamitin. But, hindi ko alam kung kakayanin ba ng aking oras. Pero, ito nga, guys. Ito is food cream. Pwede din ito sa coffee. Yung last time na kinuha ko na ganito, dalawang piraso yun. Yung isa is andyan pa sa fridge. Tapos ito, itatry ko nga kung pwede ba siyang magawa. Hindi ko sure, ha? Hindi ko sure. Kasi may mga plano ako sa utak ko, guys. Hindi ko lang alam kung ma-materialize ko siya kasi nga sobrang busy. Tapos, dito guys, meron ding itlog. First time kong nakakuha ng itlog. 2, 4, 6, 8, 10. Yeah, 10. 10 pieces of eggs. Yan, oh. Yeah, this is eggs. Tapos, nakakuha din ako ng salad dip. Tapos, another kape.
Sobrang dami na naming kape. Tapos kahapon, nung pumunta kami sa bahay ng nanay ni Nico and sinauli yung car, eh, binigyan niya kami ng kape. So, meron na kaming 4 na kape na pakete. So, meron nakakuha din ako ng gatas doon, guys. Yung isa is Eila. Dito sa Finland, guys, lahat ng gatas, kapag merong Eila, Eila, it means na lactose-free yan siya. Kahit walang nakalagay na lactose iton, basta tandaan nyo itong pangalan na Eila. Si Eila. Eila. A is wala. La is lactose iton. So, lactose. Lactose pala. A, guys, yung A sa Finnish is wala. Tapos yung la represents the lactose. So, Eila, no lactose. So, lactose iton siya, guys. Kahit walang nakalagay na ganyan na lactose iton, malalaman mo na lactose-free yan. Basta andyan si Eila. Tapos, kumuha din ako nitong Rasvaton or yung fat-free na milk. Malaki yung kinuha ko, guys, 1.75 liter. Kasi nga, parang gatas lang ito na tubig. Parang literal talaga siya na tubig, yung fat-free. Parang gatas siya, pero parang tubig talaga. Kasi nga, sobrang labnaw niya, guys. Tapos, marami akong nakuha doon na mga apples na naman, guys. And mga oranges. Ito, guys, is persimmon pala ito. Tiningnan ko sa internet na ano na siya, oh, parang nagkaganyan na siya, oh. Pero alam niyo ba, guys, na itong persimmon, mas gusto ko siya na overripe kasi mas matamis siya nun. Tsaka, ano, malambot. Para siyang chiko sa akin na may namangga na ewan. Ganon yung feeling ko, guys. Kaya gusto ko siya kasi sa Davao, meron kaming puno ng chiko. Yung puno ng chiko namin, hindi siya mabuhangin. Parang ganun siya, guys, itong persimmon na parang mangga. Yan, oh. So, ito, pahihinugin ko ito. Ipapa-overripe ko siya kasi mas gusto ko to na overripe. Plus, of course, guys, sobrang daming apples na ano maliliit. May malaki din doon. Tapos, itong oranges na maliliit. Eh, parang cat-cat man ito eh. Basta mandarins, masiguro ito guys. Basta, mandarins. Di ko na alam anong tawag dyan guys. Basta, mga citrus. So, ito guys, ang mangyayari dito is, maju-juice ito. Gagawin ko tong juice. Diba? Tapos, may nakita ako doon sibuyas dahon. Meron na siyang sira-sira guys. But that's okay. Kasi, tatanggalin ko lang naman yung sira-sira niyan. Magagamit ko rin yan. And meron akong celery. Yan, celery. Tapos meron ding coriander. Ayan o, coriander leaves. Tapos merong dill. Dalawang dill ang kinuha ko. Yeah, of course. Kinuha na ni Nico yung ano, yung blueberries guys. Nagpaalam pa, can I take this? Tapos kumuha din ako ng basil. Kapag gumawa ako ng pasta, meron akong pang topping-topping, pang char-char. Diba? Tapos, yung dill, guys, gagamitin ko kasi gagawa ako ng grilled salmon. Bibili ako ng salmon. Wala man ako nakuha doon sa 8 euro, but bibili ako sa store ng salmon kasi kailangan namin ng isda. Palabas na ako. Ang nangyari is, kailangan ko ng carrots. So, ang binalikan ko lang talaga itong carrots na daotog na wong. Daoton man sa iyong paningin, malayo ang mararating. Tandaan nyo yan guys, saan makakapunta yan si Auntie Carrots. So, yun nga, binalikan ko lang yung carrots. Tapos na pala yung pag-distribute ng pagkain. So, sobrang dami pang apples na naiwan. Sabi niya, you can take all of this. Sabi ko, wala na akong bag. Sabi niya, magtanong ka dun sa cashier, baka meron siyang bag. So, binigyan niya ako ng bag, guys. Kasi ang bit-bit ko lang talaga is yung dalawang bag ko na blue na malalaki. So, binigyan ako doon ng bag. Tapos, kinuha ko yung mga apples doon, guys. Tingnan niyo naman. Oh. Diba? Gapa pa kayo ni siya. Uy, lami pa kayo ni siya i-juice, guys. Mahal ra ba ang apples ron? Actually, mura siya, but siguro itong lahat ng to, this is about
8 euro na rin kung itong isang bag ng apple na to. Sobrang dami nito, guys. Yan, no. Iba't ibang klaseng apples. Yan. Parang yellow yung kanyang color. I don't care what it is. Basta, malayo ang mararating ng mga apples na yan, guys. Kasi, pwede ko naman siyang i-juice. Diba? Gusto ko rin talagang gumawa ng apple pie filling. Hindi pa lang talaga ako nagkaka-time, guys. Siguro, gagawan ko talaga ng paraan na makagawa ako ng apple pie filling para makip ko siya. Or apple jam, no? Hindi ko talaga magawa-gawa ba? Kasi sobrang busy. Pero I will try to find time. Tapos meron din ako nakuha doon na... Ano ba ito? Sudan Salati. Heart. Sudan. Hindi Sudan, guys, ha. Hindi Sudan na ano country. Yan o, yung Sudan. Tanggalin niya. S-Y-D. Tapos yung A na merong dalawang mata. Tapos N. Ang meaning niyan, guys, sa English is heart. So, anong tawag to? I-translate natin. So, this is a heart salad. Heart salad. Kasi ang salati, salad eh. Sudan is heart. Yan. So, Sudan Salati. Yan, oh, masarap ito, guys. Ay, sobrang daming pagkain, guys. Alam niyo ba, sumasakit ang aking ulo, kakaisip. Bakit ito tinapon na pwede pa naman siyang gamitin, di ba? Wala masyado palang karne doon ngayon, guys. So, ang kinuha ko na lang is itong dalawang sausages. Yan, oh. So, pwede namin itong kainin for breakfast or gawa kami ng hodari or yung ganyan, oh. Yung hotdog ba? Di ba? Let's see. Pero ito, mabilis tumuubos. But the most important thing is sobrang daming fruits and vegetables. Sobrang daming pagkain, guys. And nakakapanghinayang na lahat ng toys mapupunta lang siya sa dumpster. And it will add up to the pollution, di ba? Hindi naman ako na ipokrita, guys, na hindi talaga ako nagtatapon ng pagkain. Actually, nagtatapon ako ng pagkain. Especially kapag naglilinis na ako nito. Kasi yung mga pieces of fruits na hindi na talaga siya pwedeng kainin, tinatapon ko talaga siya, guys. And nilalagay namin sa compost pit namin. Kasi magagamit namin yun for our garden. And it's just so... nakakapanghinayang talaga, guys. Sobrang dami talagang pagkain. Ako, kung malapit lang talaga kayo. And yung isang araw nanood ako ng TV, sabi sa news na yung mga pang-Christmas daw na pagkain, yung para sa spaghetti, yung para sa macaroni salad, magmamahal daw yung mga ingredients nun. Nakakasad kasi yung ibang tao nga hindi nga makayanan ang pansit, di ba? Paano pa yung spaghetti kung magmahal yun? Hindi naman lahat ng tao sa Philippines nakakain ng pasta. We are so blessed, we are so lucky na sobrang dami talaga namin yung pagkain na nabibili doon for just 8 euros and sobrang laking tipid. Salamat ng marami sa inyo, guys, for keep on commenting. I really love it. Hindi man ganun karami ang nanonood sa video ko, but it's fine. Kasi, yung purpose ko lang naman is just to share our experience here in Finland and our simple life here in the countryside. Yun lang naman yun. Wala naman akong iba pang pwedeng ma-share kasi ito lang yung buhay namin dito, ganun lang, simple lang naman kami. Tsaka, meron palang isang nag-comment, parang, ano, kailan ba yun, nakalimutan ko na anong vlog yun. Yun yatang, nag-apply ako sa Atendo for keika or for part-time job. Pasensya na, guys, ha? Sobrang daming dumi pa sa likod namin kasi yan na yung mga last boxes namin na kailangan kong linisin. Patapos na rin talaga yung paglilinis sa bahay namin ng mga boxes. Anyways, balik tayo dun sa aking chismis. Hindi, ganito. Meron palang isang nag-comment na sa video ko nung nagpunta ko ng Atendo for my interview para sa aking part-time job na applyan dito lang malapit sa bahay. Sabi niya na I forgot her name. Hindi ko siya maalala. I think she's new in my channel. Kasi yung mga matatagal na dito, I know you guys. Ay, hindi ko man kayo ma-memorize lahat-lahat. I know who you are and you know who you are. You've been in my channel for
a year na. Kasi 1 year pa lang naman ako mahigit na nagwa-vlog. Nag-comment siya doon na, hindi ako basher, but sana mag-lipstick daw ako. Sabi ko, natawa ako guys nung nag-comment siya. Actually, nireplyan ko siya. Pinin ko yung kanyang comment. Tapos, dinelete niya siguro yung comment niya doon. Sabi ko na, ano, natawa ako talaga nung nag-comment siya guys. But of course, ako naman talaga, sumasagot talaga ako kapag meron akong sagot. Pero yung sagot ko naman sa kanya was in a nice way. I don't know how she accepted it. Kasi nung nag-reply ako sa kanya, natatawa talaga ako. Sabi ko lang na hindi naman kasi priority ko yung magpaganda and all. Kasi hindi naman ito beauty vlog. Yung aking vlog. Hindi naman siya beauty vlog. And I really don't care how I look like. I don't care. Hindi nga ako nagsuklay today. Wala akong pakialam. I don't care. If you don't like how I look, it's fine. I don't care. Kasi I don't have the time to use makeup. And alam niyo ba ang makeup dito sa Finland? Napakamahal guys. 8 euro nga lang yung budget namin sa pagkain for this week. Tapos, bibili pa ako ng makeup. But it's very expensive. Mahal ang makeup dito sa Finland guys. And me myself, I don't have time to use that one. Ang ginagamit ko lang guys is moisturizer. Hindi ako nagba-blush on. It's a natural blush from the cold outside. And ano lang, moisturizer tsaka lip balm. Kasi nagka-crack talaga yung mga lips namin dito. And I have a dark skin. Kaya yung aking lips is dark din. Kaya kung if you are not happy about my skin, how much more, paano mo tingnan yung mga Africans? Don't you know na yung mga Africans, they are one of the most beautiful people I've met. They're so lovely. And yung skin nila, napakakinis. Depende kung saang part sila ng Africa nang galing. Iba-iba yung blending ng color, guys. Sobrang gaganda ng color ng mga Africans. It's like the same thing with the food. If you look on the outside ng pagkain, you are not going to buy it. That's why you are not gonna watch my vlog if you are only looking on the outside of me. Kung nagme-makeup ako, nag-aayos ako, so hindi ka talaga manonood because you will not be interested. But the purpose why I'm doing this vlog is just to share what we have here. Kung ano lang yung meron kami, how we try to survive even though we are living abroad. Yun lang naman yun. I'm not angry, I'm not responding to you like in a bad manner, but this is just like a straightforward answer na it's not me. Hindi kasi ako yung tao guys na maraming gamit. I really don't like a lot of clothes. Kung pwede nga lang, tatlong piraso lang yun lang. Ulit-ulit ko lang siyang lalabhan. Basta guys, marami akong panty. Ikaw ba auntie? Marami kang panty? Basta guys, marami akong panty. Yun lang talaga ang pinaka-importante. Kasi dapat araw-araw or kahit pa dalawang beses ka magpalit ng panty sa isang araw, mas okay. Pero dapat marami tayong panty. Di baling loose thread, basta may panty. Okay? Di baling walang pang lipstick, basta may panty. Yun ang importante. Ang basta ang importante din talaga is meron kang kinakain. Bago natin unahin yung panglabas natin, let's nourish our body with the food that we can get. Yung ating pag-iisip, dapat clear, less tayo sa stress. Kaya ako talaga, hindi ako nakikipag-usap sa mga tao na it gives me stress. Hindi ako lumalapit sa mga tao na it gives me stress. Tapos, alam niya ng pamilya ko na kapag ako ay stress, ayaw ko na kinakausap ako. Kasi nga, ayaw ko rin na sila matoxic sa akin, guys. Kasi pag ako toxic, naku, Diyos mio marimar, ayaw na lang dyan. Mabungkag dyan ang imuhang kalibutan kay na lahi rabigay kog matoxic ko. Pero yun nga guys, it's just sad that there are people who are very judgmental of the outer look. Parehas ragod aning carrots. You are not going to buy this carrot if you are in the shop because it doesn't look good. But don't you know that this can go a long way? I will show to you, I will prove to you that this will go a long way. Even yung mga ibang tao sa YouTube guys, ginagamit nila yon.
And I have been looking for ideas how to use it wisely na malayo yung mararating niya. And I'll show it to you how. It's just sad that there are people who are like that. But I'm happy that she made a comment. It was very nice. It's a freedom of speech and expression mo yan kung anong gusto mong sabihin. That's why people who are in the vlogging industry, you should be open and accepting sa lahat ng mga comments. But for me, it's fine. There was even someone who made a comment na hashtag boring. It's fine. And this is not a pranking vlog. And even those people who do pranks, they're even hurting others. It's not nice. It depends on what kind of personality you are. Kung ano yung mga gusto mo. So, meron din ako mga sariling gusto. And it was just that a straightforward answer ko sa kanya naman. I don't know if you guys were able to read it. Kasi, feeling ko, na-delete naman yung comment na yun kahit na-pin ko siya. Nakalimutan ko na rin sino yun. Isa pa rin pala na naisip ko nung araw na yun na hindi ako nag-lipstick noon. Pumunta ako ng interview. Nag-interview ako noon, guys. Sa totoo lang, hindi talaga ako naligo noon nung araw na yun. Kasi, gabi pa lang, naliligo na kami. So, nung morning, interview, hindi na ako naligo. Uy, naligo na ako kagahapon. Kagabi, naligo na ako. Tama na yun. Mas importante, nag-toothbrush na ako. Tapos, naglagay na ako ng cream sa mukha ko, guys, para hindi mag-dry yung aking skin kasi nga malamig sa labas nun. Tapos, di man baho akong baba, guys. Di man mabaho hininga ko that day. Munta ako na interview. Walang paligoy-ligoy. Natanggap man ako, kung nag-lipstick ako, siguro no, baka ako nang naging ano, chief nurse doon. Pero guys, dito sa Finland, di talaga importante na yung napaka, I don't know sa iba ha, but usually, they will not look how you look. Wala silang care, guys. Wala silang care doon. Ang pakain nila is, if you are able to work, you can be trusted, meron kang degree for that kind of work, yun ang importante. And one important thing is how confident you are. Yun lang naman, actually, nung araw na yun, nag-offer pa nga yung boss doon sa attendo na kung gusto ko daw na magpatuloy sa kanila as a permanent nurse, meron daw silang open position and she can give it to me and pwede niyang kausapin ang boss niya to arrange the salary. Pero sabi ko, no. Kasi ang gusto ko lang is part-time. Siya na ang nag-offer sa akin. Wala pa akong pang-lipstick nun. Diba? Just me, yo talaga. Natawa talaga ako dun, guys. Nakakaloka. Pero, ganun talaga ang mga tao. Meron tayong iba't ibang gusto. And there will be other people na hindi nagugustuhan yung ginagawa talaga ng iba. Siguro yung iba is, hindi rin gusto itong aking Havikiru Waka. Kasi nga, this is waste food. Bakit ako bibili ng waste food? Meron naman akong sahod. Okay naman ang sahod ng nurse. Pero nga, gusto ko nga magtipid para makauwi kami ng Philippines. Kasi tatlo kaming uuwi eh. So bago kami uuwi ng Philippines, babayaran muna namin yung bills namin dito. Yung mga bayarin sa sasakyan, pagpaayos ng sasakyan, check up ng sasakyan, tax namin, ang ilaw, ang tubig, ang renta dito sa bahay, di ba? Yung parking ko sa hospital, babayaran ko pa yun. Maraming bayarin, guys. Kaya, kailangan magtipid. And we are just so blessed na meron talagang 80 euro. Balik na naman tayo sa 80 euro. Nag-yo-yo lang talaga ako. Nag-express lang talaga ako, guys. But, if you don't like it, it's fine. Hindi ko naman pinipilit din yung sarili ko na you need to like me. Kasi, hindi mo naman mapipili talaga ang tao sa social media na they will like you. Ako lang talaga to. Ganito lang talaga ako, guys. And siguro, manotis ng iba, no? Lo, gisi ang yung damit. Butas-butas, guys. Mas gusto ko ngayon butas-butas yung damit ko. Tapos yung mga damit ko, guys, paulit-ulit lang yan. Because I don't keep a lot of clothes.
And I usually use it and masira siya tapos itapon ko na siya. Anyways guys, tatapusin ko na itong aking pagyaw-yaw dito. Salamat po ng marami sa panonood ng video ito. I hope you like, share, and subscribe to our channel. We will see you next time. And remember, don't waste food. Hey, hey! So ito na yung dinner namin guys. Magagatas lang kami. Tapos yung pies. Meron pa kaming konting chips na naiiwan. And yung, ano, some of the mandarins, tapos blueberries, and yung grapes. So, solve na ang dinner. Yan na lang natira. And yung iba dyan is nakain na. Tapos umiinom ako ng gatas. Pero ito talaga ang matibay, si Nico. What did you finish? Si Nico yung isang bowl ng blueberries, guys. You finished the blueberries? No, I eat all. You ate all? Do I have lipstick? No lipstick. You can take that. Make a blue lipstick. When you eat in the forest blueberries, you get the blue lips. I don't know about this. You don't like red lips? No, until maybe if you eat mansika. If you eat strawberries. What's next plan? Is it this one you're going to eat too? I don't know, my tummy is full already. Oh, you're full. Two bowls of that. Okay. Oh, diba guys? Kahit ito lang, tsaka yung pie, yung naging dinner, tapos yung blueberries, gatas, busog na talaga. Ganyan lang talaga yung dinner namin. Di kailangan na rice and ulam. Kasi nakakabusog naman kasi talaga siya. And yung mga chan namin, sanay din kasi talaga na ganito lang yung mga pagkain namin. Tapos, 11 na rin ang gabi guys, kaya matutulog na kami soon. Ubusin ko lang tong gatas ko. So, ito yung gatas guys, so, na fat-free. Yan o. Para siyang tubig lang.